Welcome back sa isa na namang episode ng Paranormal at Misteryo ng Pinoy Archivist. Mga kabady, sa episode na ito, makikita natin ang mga kakaibang nilalang na nahagip ng kamera. Maring isa kayong believer o hindi, pero syempre respeto na lang sa kanya-kanyang opinion. Pwede mong ipahayag ang iyong saloobin o palagay sa ating comment section. At kung ready ka na, simulan na natin. Three Fingers. Ang video na ito ay ini-upload ni Echoheart Media sa YouTube noong October 2013. Ito raw ay kuha sa northern part ng British Columbia sa isang security camera. Kaya medyo green mga kabady dahil meron itong night vision. Panoorin muna natin dahil medyo self-explanatory na po ito. Medyo mahirap mawari kung anong klaseng nilalang ito dahil kamay at braso lamang ang nakikita natin. Pero kitang-kita naman na ang kamay na ito ay meron lamang tatlong daliri. Kahit ako mga kabady, wala akong masyadong alam na nilalang na may ganitong klaseng kamay. Kung meron kayong ideya kung anong klaseng nilalang ito, ay comment nyo lamang sa ibaba. Kakaibang zoo. Ang video na ito ay nagpapakita ng isang kakaibang nilalang na lihim daw nakuhaan ng isang backpacker sa Romania. Hindi alam ang pagkakakilanlan ng backpacker. Pero ayon sa kanya, isang secret zoo ang nadiskubre niya noong bumisita sa isang lugar. Ang mga nasa loob raw ay mga kakaibang nilalang na hindi mo makikita sa isang pampublikong zoo. Panoorin muna natin. Makikita na sa pagpasok pa lang ng uploader ay doon rin maaninag ang ilang tao. Maririnig din sa loob na nagkakagulo sila at nag-uusap. Hanggang sa makapuslit ng kuha ang uploader at dito tumambad ang isang humanoid creature na sadyang nakakatakot. Nagwawala ito at umuungol. Nasa loob ito ng isang hawla. Kakaibang nilalang nga ba o isa lamang taong nakakostume na gumaganap na parang sa perya? Sewer Creature. Ang video na ito ay ini-upload ni Cringy Parkour noong May 2017. Sinasabi niya na habang gumagala siya sa kanyang pagpaparkour ay nakarinig siya ng ingay na nanggagaling sa isang sewer tunnel. Na-intriga siya kaya nag-decision siyang tignan kung anong ingay na iyon na inakala niyang isang baboy. At ito ang tumambad sa kanya. Panoorin po natin. What the hell? Hello? Bago pa man niya tuluyang makita ko anong nilalang, ay takot na siyang napaatras at dali-daling lumabas mula sa tunnel. Pero sa kuha ng video, maaninag ang isang imahe ng kakaibang nilalang. Meron itong mahabang braso at binti, nagliliwanag na mata, at ang pag-angil nito ay masasabi nating medyo hawig nga sa baboy. Pero obviously, hindi ito isang baboy. Ano nga kaya itong nilalang na ito? Hindi iyon palaka. Ang video na ito ay ini-upload ng YouTube channel na Panji Petualang.
Isa itong Indonesian channel na tungkol sa mga animals at adventures. Madalas ang mga tema ng videos nila ay ang paghuhuli ng sawa at iba pang hayop para i-rescue. Sa episode na ito ay naatasan silang manghuli ng palaka. Hindi naman talaga nila ine-expect na meron silang mahuhuling kakaiba. Panoorin muna natin ang video clip na ito. Aduh. Hindi talaga nila napansin na meron silang nakuha ang ibang klaseng nilalang dahil lahat sila ay nakatingin sa lupa para maghagilap ng mga palaka. Makikita sa replay ang isang humanoid creature na mabilis na tumakbo nang tamaan ito ng liwanag. Ang nakakahindik pa rito ay tila nakahubad itong naggagala sa kalaliman ng gabi. Sinubukan daw nilang habulin at hulihin ang nilalang na iyon nang nakita nilang papatakas na sa kanila. Pero hindi raw nila ito naabutan. Sobrang bilis daw nitong tumakbo at malikot na tumalon-talon. Sa isa pang kuha ng kamera, makikita na para ba itong gumagapang sa lupa gamit ang mga kamay at paa para lumakad. Inihahalin tulad nila ito kay Gollum ng Lord of the Rings, ang kilos at ang mannerism. Inisip na rin nilang isa itong bata. Pero sabi nga ng isa sa kanila, ano naman ang gagawin ng isang bata sa napakadilim na bukirin nang nakahubad at nag-iisa? Napakalamig ng gabi na iyon at walang dahilan para may bata doon. Ano nga kaya ang nakita nila? Sa ilalim ng kotse. Ang video na ito ay ini-upload ng JJPD Producciones noong February 2016. Naglalakad ang isang teenager sa isang parking lot nang may nakita itong kakaiba. Kaya inilabas niya ang kanyang smartphone para kuhanan ang nakita. Panoorin natin. Maaninag ang isang tila humanoid figure na mas maliit pa sa aso. May pagkakahawig ito sa isang goblin. Mabilis itong tumakbo mula sa likuran ng kotse at nagtago muli sa ilalim ng isa pang kotse. Pero sa punto na iyon, natakot ng batang lalaki kaya lumayo na siya. May mga nag-comment na isa itong CGI effect o ginawa gamit ang computer dahil masyadong pulido o malinaw ang pagkakakuha. Pero kung ito ay totoo, ito na marahil ang pinakamalinaw at malapit ang kuha ng isang kakaibang nilalang. Ano sa tingin ninyo? Tunay o CGI? May mukha ang isda. Ang video na ito ay ipinost ng online media site na news.com. Makikita sa video ang isang isda na may tila mukha ng tao. Naglikha ito ng malaking usapin sa internet at inalam ng tao kung saang pond o katawan ng tubig ito nagmumula. May mga nagsabi na ito ay isa sa mga epekto ng mutation ng Chernobyl disaster. Meron din sa Fukushima, Japan. Pero isang pag-aaral na nagsabing meron ngang sa Japan na ganitong klaseng isda, pero hindi sa Fukushima. Ayon sa mga report, merong mga isdang may mukha ng tao sa lawa na malapit sa templo ng Churuoka City sa Yamagata Prefecture, Japan. Ayon naman sa mga digital experts, wala silang nakikitang bahid ng pagre-retoke o digitally enhance ang video na ito. May mga wildlife enthusiast naman na nagsabing isa itong uri ng karpa na maaring hindi pa nadidiskubre ang species. Ano sa tingin ninyo, mga kabady? Tunay nga kaya o ang pattern lang ng isda ang nagbigay nito ng ilusyon ng isang mukha ng tao? Direwolf nga ba? Ang mga direwolf ay hindi naman isang mythological creature, ngunit matagal na silang extinct. Kaya nakakapagtaka ang video na ito na hinihinalang direwolf ay lumantad sa internet. Panoorin po natin. Ha 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 ha!
Sa video na ito, makikita ang isang hunter na kasama ang kanyang puting aso sa kakawayan. Nang maispatan ng kanyang aso ang isang nagkukubling hayop sa likod ng puno. Hindi ito tumitigil ng pagkahol. Nang biglang tumayo ang isang malaking aso at akmang hahabulin ng kanyang alaga. Napakalaki nito kumpara sa size ng aso. Medyo convincing itong video na ito dahil sa reaksyon at pag-atungal ng alagang puting aso ng uploader. Pero direwolf nga kaya o isang aso lamang din na may malaking breed? Si Monster. Ang video na ito ay ini-upload ni Jack Heath sa YouTube. Ang maikling video na ito ay nagpapakita na nasa isang waterside attraction ng uploader. Minamasda ng madilim na katubigan habang may mga ibang tao naman ang maririnig sa background. Nang walang pasabi, biglang may lumitaw na kakaibang isda o si creature na hindi pa natin nakikita kahit kailan. May malaki itong mata at mahaba at manipis na parang leeg o spine. Hindi mo talaga maaninag ang buong itsura nito dahil saglitan lang siyang nagpakita sa ibabaw ng tubig. Ano nga kaya ang nilalang na ito? Pale Crawler. Ang YouTube video na ito ay ipinost ni John Edmonds. Iniimbestigahan nila ang Haunted Abandoned Hospital daw na kung tawagin ay Overbrook Asylum sa Essex County Hospital sa Cedar Grove, New Jersey sa Estados Unidos. Makikita sa video ang isang grupo ng urban explorers na nagmamasid lang sa kapaligiran. Ang pasilidad na iyon ay kilala sa pagkakaroon ng mga karumal-dumal na eksperimentasyon at paraan ng paggagamot sa mga naging pasyente nito noong ito ay operational pa. Kaya pinaniniwalaan ng grupo na ito ay haunted at nais lang nilang makakita ng multo o kahit anong pagpaparamdam. Pero hindi pala multo ang makikita nila. Panoorin po natin. Sa pagtungo nila sa isang kwarto, narinig nila ang kakaibang ingay at nang tutukan ito ng kamera ay tumambad sa kanila ang anino ng isang nilalang na nakadapa at tila pinagmamasdan din sila. Nang kumikilos na ito papunta sa kanila ay napatakbo na ang grupo. Masyadong madilim ang kuha na mahirap malaman kung ito ay isang tao lamang o isang kakaibang nilalang. Madami ang nag-comment na baka isa itong rake o ang tinatawag nilang pale crawler. Ano nga kaya? Isa ba itong pale crawler o isa lang din sa mga tropa nilang nagtitrip? Iiwan ko na po sa inyong pagpasya. At syempre marami pong salamat sa panonood. Huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like at comment kung nag-enjoy ka dahil marami pa po tayong mga episodes na gaya nito. Comment nyo na rin kung meron kayong mga suggestions na pwede nating gawa ng video. Hanggang sa muli mga kabady, ako po ang inyong Pinoy Archivist. Kita-kits po tayo sa susunod na video.